Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Ang nakaraan sa Winter Tournament, malapit na matapos ang mga huling araw nilang magkakasama dahil malapit na rin mag-umpisa ang tournament na sasalihan nila. At sa pagtatapos ng huling araw, sama-sama nilang nasaksihan ang nagagandahang fireworks display at talaga namang di nila malilimutan ang kanilang high school life. At dito na nagtatapos ang Chapter 9 ng Winter Tournament. Pero kung bago ka lang sa ating channel, huwag mong kalimutan na mag-subscribe at i-click mo na din ang notification bell para update ka sa mga bagong video na i-upload ko. Tara, umpisa na natin ang Chapter 10 ng Winter Tournament. Magkakasama ang mga coach ng Kanagawa na sila Coach Hansai, Coach Tauka at Coach Takato. Sabi ni Coach Takato, lalabas lang muna kami. Bili naman ni Coach Tauka, magpakabait kayong lahat ha, huwag kayong manggugulo. Sige po Coach, mag-iingat po kayo. Yan ang sabay-sabay na sabi nila Mitsui, Ryota, Jin at Sakuragi na mukhang may binabalak na kalokohan. At nang makaalis na ang mga coach ng Kanagawa, dali-dali nilang sinarado ang pinto. Sabi pa ni Mitsui na masayang-masaya, ayos! Mag-inuman na tayo! Sabi naman ni Ryota habang kumuha na ng bote ng alak, okay lang to mga kasama! Nang biglang bumukas ang pinto at lumabas si Coach Hansai. May nakalimutan ako! Yan ang sabi ni Coach Hansai. Habang sila Mitsui at Ryota ay talaga namang gulat na gulat nang makita si Coach Hansai. Dagdag pa ni Coach Hansai, oh, anong ginagawa niyo dyan? Mitsui? Ryota? Sabay na sagot naman nila Mitsui at Ryota na gulat na gulat, Coach Hansai? Wala! Wala po Coach! Sa kabilang banda naman, nagkakasiyahan na ang mga manlalaro ng Kanagawa. Habang sila Akagi, Fujima, Uzumi at Maki ay nag-uusap lang. Sabi pa ni Akagi, pigilan kaya natin sila. Sige, inom pa! Yan ang sabi ng mga player ng Kanagawa sa loob ng kwarto. Habang si Fujima naman ay natatawa na lang. Sabi pa ni Fujima, wag na Akagi, nangyayari talaga ang sikretong inuman dito bawat taon. Sabi naman ni Uzumi, nakakabagot kung tahimik lang tayo buong gabi. Pero baka makaistorbo tayo sa iba. Sabi naman ni Maki, wala tayong magiging problema dahil nakahiwalay ang kwarto natin sa kanila. Sabi pa ni Fujima, pero dapat sigurong bigyan natin sila ng limitasyon. Mag-inuman pa tayo! Tara! Sige! Inom pa! Yan ang sabi nila Mitsui, Ryota, Sakuragi at Kyota na masayang-masaya sa pag-iinuman. Maya-maya pa ay hinahatak na nila ang short ni Sakuragi pababa. Sabi pa ni Sakuragi habang hinahatak pataas ang short niya at nahihiya, ano ba? Tumigil nga kayo! Sabi naman ni Kyota, ipakita mo na yan Gunggong! Pagandaan tayo ng kwet! Sabi naman ng iba, grabe! Ang saya talaga! Habang sila Ayako naman ay tumalikod at tinakpan ang mga mata ni Haruko. Sabi pa ni Haruko na nagtataka, bakit Ayako? Nang biglang nagsalita ulit si Mitsui, mga kasama! Matatanda na ba kayo? Huwag na kayo mag-inarte dyan! Sali na kayo dito dali! Habang si Sendo naman ay nagtanggal na ng short at pinapaikot sa kanyang daliri. Sabi pa ni Sendo habang tumatawa, ano na? Panalo na ako! Sabi naman ni Kyota at Sakuragi na naiirita, hindi! Hindi kami magpapatalo! Habang sila Maki, Akagi at Uzumi naman ay naglalabas na ng itim na aura dahil sa sinabi ni Mitsui sa kanila, matatanda! Yan ang magkakasabay na sabi nila Maki, Akagi at Uzumi. Nang biglang tumayo ng sabay-sabay ang tatlong big captains ng Kanagawa. Habang si Fujima naman ay nakatingin lang sa tatlong captain. Sa isip-isip pa ni Fujima, andyan na, tumayo na ang mga gorilya.
Dagdag pa na sabi ni Fujima sa isip niya, sabi nila mas isip bata daw ang matatanda. Totoo nga ang sabi nila. Dahil sila Maki ay nakisali na sa katawaan nila Mitsubi at naghubad na nga ito ng pants at ipinakita ang kanyang katawan sa mga bonggong. Sabi pa ni Maki, ano, ayos ba? Sabi naman ni Ryota na tuwang-tuwa, oo, ayos yan! Sabi pa ni Mitsui, mukha ka ng 40, Maki! Dagdag pa nila Sakuragi at Ryota, ganda naman ang katawan mo, pare! Yan ang pang-aasar na sabi nila Mitsui, Ryota, Sakuragi at Ryota kay Maki. Habang si Akagi naman ay galit na hinabol sila Mitsui, Ryota, Sakuragi at Ryota. Sigaw pa ni Akagi habang hinahabol ang apat na gunggong, hoy! Bumalik kayo! Humanda talaga kayo sa akin pag naabutan ko kayo! Sabi naman nila Mitsui habang tumatakbo, grabe! Ang liit ng ano niya! Sabi naman ni Ayako kay Haruko, tignan mo Haruko, si Fujima Senpai na lang ang gising dito. Tara na, umalis na tayo! Sa kabilang banda naman, si Uzumi ay tinutunggana ang bote ng alak, habang sila Kyota at Sakuragi ay masayang nakatingin dito. At tuluyan na nga nagpaalam sila Ayako at Haruko. Sabi pa nila kay Fujima, mag-iingat po sana kayo dito. Paalam, aalis na po kami. Sagot naman ni Fujima nang nakangiti, sige, salamat, mag-iingat kayo. Habang nagkasiyahan pa din ang mamanlalaro ng Kanagawa, si Akagi ay bagsak na dahil sa ininom na alak. At sila Sakuragi at Kyota ay may binabalak gawing kalokohan kay Akagi. Sabi pa ni Sakuragi habang may hawak na pentel pen, humanda ka sa akin Akagi. Si Kyota naman ay tawa lang ng tawa, habang si Fujima naman ay walang pakialam sa nangyayaring gulo. Sa isip-isip pa ni Fujima, babalik na nga lang ako sa kwarto. At nang magising si Rokawa ay talaga namang nagtataka ito sa nangyari, dahil nakita nito ang mga kasamahan niya ng mga nakakalat kung saan-saan at mga bagsak na. Sa isip-isip pa ni Rokawa, hindi ko ata nakita ang kakaibang nangyari dito dahil nakatulog ako. Sa kabilang banda naman, nag-uusap sila Coach Tauka at Coach Takato. Sabi pa ni Coach Tauka, Coach Takato, naririnig mo ba ako? Sagot naman ni Coach Takato na hindi tinitignan si Coach Tauka, Oo, nakikinig ako Coach Tauka. Sabi pa ni Coach Tauka, naaalala mo pa ba yon? Yung duelo natin, 25 taon na ang nakakaraan. Dagdag pa ni Coach Tauka na naiinis, kung hindi lang dahil sa foul, malamang ako ang nanalo. Seryosong sagot naman ni Coach Takato, Coach Tauka, hindi porket ako ang panalo, sisisiin mo na ang iyong sarili. Dapat mong pahalagahan ang bagay na yon. Habang si Coach Hansen naman ay natatawa lang sa dalawang coach na kasama niya. Sabi pa ni Coach Tauka na talaga namang naiinis kay Coach Takato, wala tayo sa eroplano para utusan mo ko, ikaw ang mali. Sagot naman ni Coach Takato na naiinis, hindi ka ba talaga susuko ha, Coach Tauka? Kinabukasan, nang magising na ang tatlong captain, gulat na gulat silang nakatingin sa salamin dahil may mga drawing ang kanilang mga mukha. Sabi pa nila Akagi, Uzumi at Maki nang sabay-sabay, ano to? At dahil sa nangyari sa tatlong captain, binatukan at binigyan nila ng bukol sila Sakuragi at Kyota. Sa kabilang banda naman, galingan pa natin! Yan ang sabi ng mga napiling manlalaro sa Kanagawa, habang si Uzumi ay biglang tinawag ang coach nilang si Coach Tauka. Coach! Yan ang sabi ni Uzumi. At nag-usap na nga sila Uzumi at Coach Tauka. Sabi pa ni Coach Tauka, talaga ba Uzumi? Gusto mong mag-quit sa grupo? Sagot naman ni Uzumi na napakaseryoso, Coach, desidido na po talaga akong umalis sa training. Dagdag pa ni Uzumi, si Akagi talaga ang number one na sentro sa Kanagawa. Walang magiging problema kung si Akagi ang lalaban para sa team. Sabi naman ni Coach Tauka ng seryoso din, tama ka Uzumi, naiintindihan ko. Mahirap ang ginawa mong pagpapasya. Hindi na kita pipilitin pa. Dagdag pa ni Coach Tauka, siguradong magugulat ang grupo kapag nalaman na nila ito Uzumi. Sagot naman ni Uzumi, pasensya na po talaga kayo kung nakaistorbo po ako sa inyo. Sagot ni Coach Tauka, hindi Uzumi, ayos lang, ako naman ang nagpilit na sumali ka. Gusto ko kasi makita ang paglalaro ng dalawa ni Akagi ng basketball. Sagot ni Uzumi, pero Coach, sulit naman ang tatlong taon kong paglalaro ng basketball at maayos naman ang aking pag-aaral. At saka, mas mabuting magtiwala na lang sa team
na kahit wala ako, alam ko makakaya nila ang lahat ng pagsubok na darating sa kanila. Sagot ni Coach Tauka na nakangiti at tanggap na ang pag-alis ni Uzumi sa team. Uzumi, pupunta ka ba sa laban namin para mag-cheer? Sagot ni Uzumi, aba, syempre naman coach, ibibigay ko ang buong suporta ko sa kuponan ninyo. Yan ang sabi ni Uzumi. Sa kabilang banda naman, sila Fujima, Sakuragi at Hanagata ay nag-uusap-usap. Sakuragi, alam mo bang matagal ka nang hinihintay ni Hanagata para matalo? Yan ang sabi ni Fujima. Habang si Sakuragi naman ay biglang lumingon kay Hanagata at ngumisi ito ng nakakatakot. Ano kasi Sakuragi? Huwag mo na lang pansinin ang mga sinasabi ni Fujima. Pero mayroong alamat sa school tungkol sa isang misteryosong tao na nagpapakita ito sa bawat departamento. Yan ang sabi ni Hanagata. Nang biglang tumira si Sakuragi at naishoot nito ang bola sa ring. Naishoot Sakuragi! Yan ang sabi ng kamukha ni Coach Hansay. Sagot ni Sakuragi na talaga namang nagtataka. Ha? Si Coach Hansay ba yan? Nang biglang nagsalita ulit ang kamukha ni Coach Hansay. Mamili ka, itong golden ball o ang silver ball, o marumi at nakakadiring bola. Sagot ni Sakuragi na talaga namang natatakot. Ano yan? Si Tatang Bayang nasa board? Sagot ng kamukha ni Coach Hansay. Maayos ang basketball team na ito. Nang biglang nagsalita si Boy Labo. Totoo pala ang kwento-kwento patungkol sa misteryosong tao. At narinig ko rin ang alamat tungkol sa kanya na nagpapakita raw ito sa harap ng mga tao nagsisikap sa practice. Yan ang sabi ni Boy Labo. Tanong ni Akagi, seryoso ka ba dyan, Togure? Sagot ni Boy Labo, yung una, hindi talaga ako naniniwala. Pero sa nakikita ko ngayon kay Sakuragi, parang gusto ko na ding maniwala. Yan ang sabi ni Boy Labo. Habang ang kamukha ni Coach Hansay ay patuloy lang sa pagsasalita. Ngayon, sumagot na kayo hanggat hindi pa nasisira ang basketball ring. Yan ang sabi ng kamukha ni Coach Hansay habang nakaupo sa ibabaw ng ring. Sagot ni Sakuragi, yung silver at golden ball ang pipiliin ko. Kaya naman, ibigay mo na sa akin dali. Nang biglang lumapit si Akagi, sabay binatuka ng napakalakas si Sakuragi. Aray! Yan ang sigaw ni Sakuragi. Sagot ni Akagi, gunggong ka talaga. Yung golden ball pa talaga ang pinili mo ah. Sabi naman ni Mitsui, gunggong ka talaga Hanamichi. Kung magiging totoo ka sa sarili mo, dapat sinabi mo na lang na siya na lang ang kukunin natin. Dagdag pa nito ng pabulong na parang nahihiya para purihin tayo nitong fairy na kamukha ni Coach Hansay. Yan ang sabi ni Mitsui. Nang bigla itong naging seryoso, yung maruming bola na lang po dahil para sa amin yan. Yan ang sabi ni Mitsui. Sagot ng kamukha ni Coach Hansay, napaka-anis mo Mitsui. Kung ganon, ibabalik ko na ang bola ninyo. Sige, paalam na sa inyo. Yan ang sabi ni Coach Hansay sabay bigla na lang naglaho. Habang si Mitsui ay talaga namang nagtataka sa nangyari. Ha? Ito lang? Akala ko pa naman may mahiwaga sa kanya. Yan ang sabi ni Mitsui. Sa totoo lang, wala talagang silbi ang legendary spirit na yan. Yan ang sabi ni Boy Labo. Sa kabilang banda naman, dumako na tayo sa kuponan ng Rionan. At katulad ng nangyari sa kuponan ng Shouku, nagpakita din sa kanila ang kamukha ni Coach Hansay. Mamili ka, itong golden ball o ang silver ball, o itong marumi at nakakadiring bola. Yan ang sabi ng kamukha ni Coach Hansay kay Sendo. Sagot ni Sendo na parang ewan lang, narinig ko na maganda ang fairy. At inaasahan ko pa naman na babae siya. Nawala na tuloy ako ng gana, dahil akala ko ay maganda talaga. Yan ang sabi ni Sendo at takmang paalis na sa loob ng court. Nang biglang sumigaw ang isang kasama nito, Sendo, aalis ka na naman! Nagtitraining pa tayo ah! Bumalik ka nga dito! Dagdag pa nito ng paseryoso. Siyempre yung maruming bola na may pawis at luha ang aming pipiliin dahil yon sa pang-araw-araw na pagsisikap namin. At sa pagdurusang nararanasan namin, yun lang po. Yan ang sabi ng kasama ni Sendo. Dagdag pa ni Sendo, pwede nyo na bang palitan ng bago yung mga bola namin? Yan ang sabi ni Sendo, na ikinagalit talaga ng mga kasama nito. Sendo! Ikaw talaga! Yan ang sabi ng mga kasama nito. Sa kabilang banda naman, dumako naman tayo sa kuponan ng Kainan. At katulad ng nangyari sa kuponan ng Shouku at Rionan, nagpakita din sa kanila ang kamukha ni Coach Hansay. Mamili ka, itong golden ball o ang silver ball, o itong marumi at nakakadiring bola.
Yan ang sabi ng kamukha ni Coach Hansay kay Kyota. Sagot naman ni Kyota, pwede ba yung golden ball ang piliin ko? Sagot ng kamukha ni Coach Hansay, ha? Bakit ayun ang napili mo? Sagot ni Kyota na nahihiya, kung maganda naman yung golden ball, edi yun na lang po ang pipiliin ko. Nang biglang nag-super saiyan ang kamukha ni Coach Hansay, dahil hindi nito nagustuhan ang sagot ni Kyota sa kanya. Sinabi ko lang naman ang gusto ko pero nagalit agad siya sa akin. Yan ang sabi ni Kyota habang umiiyak pa. Dagdag pa ni Maki, Kyota, yung maruming bola dapat ang pinili mo. Pero ayos lang naman yan, dahil may susunod na pagkakataon pa naman. Yan ang sabi ni Maki. Sa kabilang banda naman, dumako naman tayo sa kuponan ng Shoyo. At katulad na nangyari sa kuponan ng Shouku, Ryonan at Kainan, nagpakita din sa kanila ang kamukha ni Coach Hansay. Mamili ka, itong golden ball o ang silver ball o itong marumi at nakakadiring bola. Yan ang sabi ng kamukha ni Coach Hansay sa kuponan ng Shoyo. Sagot ni Fujima, huwag niyo na po kaming lukoin sa tanong niyo sa amin dahil yung maruming bola ay hindi naman talaga marumi. At ang tunay na maruming bola ay pinunturahan mo ng gold at silver. At ang bolang ginagamit namin dito ay galing pa mismo sa NBA. Yan ang sabi ni Fujima. Sabi naman ni Hanagata na talaga namang humahanga kay Fujima, ang galing mo Fujima! Dagdag pa ng ibang player nila, yan ang captain na Shoyo, matalino at magaling. At dito na nagtatapos ang chapter 10 ng Winter Tournament. Isang nakakabiting katapusan na naman ang ating nasubaybayan mga ka-anime. Kaya naman, patuloy pa nating subaybayan ang mga susunod na chapter. At kung nagustuhan nyo ang ating kwento, share nyo na ito at mag-iwan na din kayo ng isang like para mas ganaan akong gumawa pa ng mas maraming video. At maraming salamat nga pala sa mga hindi nag-i-skip na ating ads.